Ay, tama po kayo sa narinig ninyo. Yung amo ko dito sa Kuwait, super bait at super mapagbigay. Kasi siya lang yung amo kong natagpuan ko ngayon na kahit ilang beses akong bumalik dito sa abroad. Galing ako ng Singapore, galing ako ng Qatar, galing ako ng Dubai, galing ako ng Hong Kong. Pero yung ngayon na amo ko dito sa Kuwait ay super bait at saka super mapagbigay talaga. Isang one year, 6 months na ako dito, never niya akong pinagalitan. Tsaka, nung unang mga 3 months pa lang ako dito, ang ginawa niya, binilhan niya ng mga damit yung mga anak ko. 3 anak ko binilhan niya. Isang college at saka 9 at saka 8 years old na babae at saka lalaki. Tignan mo, pati asawa ko binilhan niya ng mga sapatos, t-shirt, ano pa, yun. Yung mga anak ko, ang dami niyang binili na mga damit. Hindi lang 10 na piraso. Marami talaga isang bag bawat isa sa kanila. Yung college ko, binilhan din niya. Mga, hindi lang bili-bili dyan sa tabi-tabi. Mga branded, Adidas, Nike. Ayan. Saan ka pa nakakuha ng mga among ganyan? Hindi ako nagsisinungaling. Kasi yung mga andun na sa Pilipinas yung mga binili niya. Nagamit na ng mga anak ko. Yung binili niya ng sa package ko lang pa yun sa sasahurin ko ng 3 buwan. Kasi mga branded, 1 pirasong sapatos, magkano na yun? Binilhan niya ng mga sapatos yung mga anak ko, bag, mga gamit sa eskwela. Kaya masasabi ko, ang bait talaga. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit. Napakabait na napaka mapagbigay. Ngayon, sabi ko, ayun, ni isang dinar yung pera nila dito. Wala akong ginastos. Ni isang dinar, wala siyang binawas sa sahod ko, sa kanyang mga gastos sa pagbili-bili at sa pagbili ng box, pagpapadala siya lahat. Tsaka ang bait niya, mapagbigay. Tapos ang sabi ko, hanggang kailan ang kabaitan ng taong ito? Nung last year yon na ipadala na namin yung 1 box. Ngayon, sabi niya, nagbili kami ulit. Ayan, sabi niya magpapadala tayo ulit. Ayan, naggastos na naman siya. Oh, andito yung ano yung mga nabili ko. Ipapakita ko sa inyo. Na mga ano. Ah. Picturean ko na lang. Nagbili na naman siya. Tapos ang dami niyang binibigay na mga pati gamit sa bahay, mga kaldero, mga binibili niya yung kaldero, yung mga kahit ano pa dyan na ibinibigay niya. Nandito nga sa tabi ko ito, oh. Ayan, yan. Isang set ang binili niya. Super bait talaga siya. At ngayon, merong issue na tinanggal na ang ininto na ng Kuwait ang pagbibigay ng mga visa sa mga Pilipino. Kasi hindi ko maintindihan kasi ang kasalanan ng iba eh bakit linalahat? Eh ito nga eh nakatagpo ako ng mabait na amo. Super bait. Super mapagbigay. Ngayon, sabi niya, sa katapusan ngayon, sabi niya, paalala mo sa akin, bili ako ng box. Ilalagyan natin, papadala natin ulit. Sabi niya,
Nung isang araw, nung nakaraang mga buwan, nakita niya akong nagsiselfon, sabi niya. Nang gabi na, sabi niya. Bakit hindi ka patulog, sabi niya. Ako, ma'am, sa Lazada, kasi yung anak ko, gusto niya ng bisikleta, sabi ko. Ah, bisikleta, magkano ang magastos mo dyan, sabi. Ano lang yun, ma'am, 3,000, sabi ko. Tapos magkano ba yan sa dinar, sabi niya. Tapos kuninta ko, pumunta yun ng ang halaga nun sa dinar ay 25 yata yun. Tapos sabi niya, sige, after 3 days, orderin mo na yan yung bisikletang nakita mo. Sabi niya, after 3 days, ibabalik ko sa iyo yung pera. Nagulat ako, bakit ma'am? Bakit mo mabayaran, ma'am? Sabi ko, regalo ko yan sa kanya. Ayun, 3,000, isang bisikleta, 3,000 plus ang presyo, ibibigay niya. Tapos, tinupad niya after 3 days, 5 days, ganun. Ayun, inabot niya yung, sabi ko, 25 kd yun, ma'am, sabi ko. Ang estimate ko lang, pero ang ibinigay niya, 30 kd. Ayan, super bait talaga. E wala, walang sa pera, wala siyang inisip. Basta ang nasa isip lang niya, magbigay. Oh, yun lang. Tapos, yun lang. Talagang hindi maubos ang mga kwento ko sa kanyang kabaitan. Yung kapatid niya, yung kapatid ng amo ko ngayon, yung amo kong babae, noong mga unang buwan pa lang ako dito, siguro apat na buwan, yung kapatid niya, binilihan niya yung anak ko ng babae ng iPad, Apple iPad. Sa hanggang ngayon nandiyan sa ano, sa bag ko, na ano, na iuwi ko na lang kasi hindi ko gustong ilagay sa package kasi baka mawala mawala or masira sa loob ng package. Tapos sabi ng amo kong lalaki ay ng amo kong babae, pag-uwi mo, bibili ako ng isa pa para tigisa sila ng doon sa anak mong maliit, sabi niya. Ayun, talagang hindi ko alam kung bakit, anong nangyayari. Eh, meron namang mababait na mga amo dito sa Kuwait. Hindi naman lahat-lahat. Ang nakita ko doon sa mga post kasi doon sa mga issue diyan, sa ngayong issue na pagban ng Kuwait dito sa mga pagbigay ng visa sa Pilipinas, ay puro na lang masasama ang mga amo dito sa Kuwait. Kaya ako nagsalita rin kasi hindi ninyo naman lalahatin, kasi itong amo ko ngayon, ang bait niya talaga, parang nalalahat kasi sila. Kaya, yun, nagkwento ko lang yung kabaitan ng amo ko, pero super mabait at mapagbigay at wala nang katulad pa ang naging amo ko dito. At salamat sa Diyos sa paggabay niya at pagbigay niya sa akin ng ganitong kabait na amo na sana hindi magbabago. At hanggang sa pag-uwi ko, ilang buwan na lang at makakauwi na rin ako. Salamat din sa panonood ninyo. Thank you for watching. Mag-subscribe naman po kayo para lumaki naman itong channel kong maliit. Sige po, bye!